Welcome to Exhibit Today. This is Valerie Hernan Falcon reporting you what is happening sa ating mga show, especially dito po sa Bansang Pilipinas. At ngayon po, tayo ay magkakaroon po ng isang malaking event regarding sa agriculture, ang Agrilink. Ito ay a very famous and prestigious show na every year, pero after 2 years, medyo sente nagkaroon ng pandemya, but we're back, no? Face-to-face at masasakyan natin ang iba't ibang mga produkto o service po na i-o-offer po ng Agrilink. At ngayon pong araw na ito, isa sa exhibitors po na aabangan po sa darating na show, walang iba kundi ang AgriDOM. Ayan, ako ang AgriDOM po. At kasama po natin ngayon ang ating po na napakaganda mukhang artista po. Ang ating po nga Vice President ng AgriDOM, walang iba kundi si Ms. Jennifer Subang. Magandang araw po, ma'am. Yes, magandang araw din sa iyo, Hernan. Sa mga guests, parokyano mo. Salamat po ng ating mga viewer. Live po tayo ngayon dito sa ating studio, dito po sa San Pedro, Laguna. At kasama po natin ngayon sa ating show ay ang ating po Vice President, si Ma'am Subang. No? At ngayon po ay kasama po kayo, ma'am, dito sa darating na AgriLink, right, ma'am? Yes, tama. Sali din kami ngayon na to. Pag-usapan muna natin itong AgriDOM, ma'am. Kailan po siya nag-start itong inyong company na ito, itong operation niyo? AgriDOM, it was incorporated in 2019. It is a Davao-based company and 100% Filipino-owned. Siyempre, basta Pilipino, taas noong kain-kanino. It is a group, right, ma'am, na you are continually evolution o nag-evolve kayo to create itong ating mga agricultural product. Tama po ba, ma'am? Yes, tama. Oo. Kasi alam mo, Hernan, just to give you a short backgrounder, no? Bakit nainganyo kami to engage into innovation? Kasi way back in 2017, yung presidente namin nag-attend ng short course, no, in UANP, and one of his professors said that agriculture in the Philippines is the least digitalized sector or industry. Oo. So kami na nasa agrikultura, yung mga negosyo namin na related to agriculture. So we reflected and said, how can we innovate, no? How can we introduce technology to agriculture? Tama nga na ngayon na yung iba nga nagmagamit pa ng kalabaw, ngayon tapos yung backpack sprayer pa ginagamit sa pag-i-spray. So sabi namin, ano pwede nating dalhin sa Pilipinas, no, na pwede natin ma-introduce at ma-share sa ating mga farmers, sa mga producers. So, in 2019, actually prior pa dyan, may mga kumpanya na nag-i-introduce ng agricultural drone. Okay. Kaso lang, so yung mga time na yun, hindi pa siya maganda yung kumbaga medyo marami pang kailangan i-improve. Hindi pa siya mag-acceptable. So marami pang kailangan i-improve doon sa teknolohiya ng agricultural drone. Pero yung drone matagal na. Siguro nga may drone ka, diba? Nagagamit nyo for photography. Pero yung agricultural drone itself, medyo bago pa lang siya. So bago pa siya na-introduce dito sa Pilipinas. And nung nagsimula kami noong 2019, as mentioned to you, sa totoo lang, medyo hirap kami sa pag-introduce, no? Kasi medyo mahal. Okay, mahal yung agricultural drone. Tapos dumating na naman ang 2020, nagka-pandemic. Okay. Pero alam mo ba na dahil sa pandemic, doon kami nakabenta ng drone. Doon nag-embrace. Kumbaga, yung mga yung mga customers, kasi nga during that time na pandemic, medyo hirap ang mobilization, di ba? Hirap ang mga tao to go to work. So, the same thing, doon din sa mga sa mga plantations, particularly yung mga customers namin are the banana plantations dito sa sa Mindanao. Ngayon, nung panahon na ng pandemic, hirap yung mga tao na makapunta sa farm. So, ngayon, may mga customers kami na may-ari ng mga malalaking farm, naisip nila, siguro, gamitin na natin yung drone.
dahil sa drone, instead na kailangan nila ng maraming tao, 30, ganoon, naging dalawa, tatlo na lang yung tao na inano nila, na kumbaga yung magtatrabaho sa farm, no? So, para dun sa kanilang ano, sigatoka spray. So, yun, nagsimula yun yung 2020. So, medyo marami-rami na kami na benta. And then, ngayon, nakita ng iba. So, nakita ng mga kapit, ng mga karatig ano, nila, farm, ng plantation, na, uy, medyo gumanda na yung drone. Medyo okay na siya ngayon. As compared nung una siya in-introduce sa, ano, no, sa plantation. Then, ngayon, in fact, yung Agrilink pala, nag-attend kami 2019. Yung first customer namin, nakuha namin sa Agrilink, o, diba? Nakilala namin sa Agrilink. Pero nakabenta kami to 2020 na. So, ngayon, tama yung sinabi mo kanina, for 2 years, wala tayong, ano, no, wala tayong Agrilink for 2 years. Ngayon ulit, na face-to-face na Agrilink. So, kaya hindi namin pinalampas ngayon na, o sige, attend ulit tayo. Pero ngayon, gusto namin siya i-share at introduce naman dun sa mga farmers natin na nasa rice and corn industry naman. Oo. So ito yung ano, malinaw na kumbaga, hello ma'am, are you still there? Ito yung malinaw na sinasabi na out of darkness, mayroon pa rin light. Diba ma'am, no? Kasi ipinanganak, nakilala, at sumikat ang isang kumpanya, ang AgriDOM during the pandemic. Okay, so ma'am, ito yung ating product na dadalhin sa Agrilink, no, right? No, so ito yung ating dadalhin na produkto at sa Agrilink. Ma'am, advantage itong product niyo, katulad ng mention niyo kanina, ito ay very useful para doon sa may mga ano na, mga rice, corn, industriya. Ma'am, ito po bang product na ito, ma'am, gaano siya ka-effective, ma'am? Ano yung kanyang usage, ma'am? Paano siya ino-operate, ma'am? Okay. Bali, ang paggamit ng agricultural drone, hindi lang naman, hindi tayo actually nauna, diba? So, may mga karatig bansa na nagkumag. At saka majority of these countries, no, Southeast Asian countries like Thailand, Vietnam, ginagamit nila yung drone para sa rice. Okay? So ngayon, kung i-introduce natin siya ngayon dito sa Pilipinas, hindi na siya bago. Hindi na siya, kumbaga, nagte-testing pa lang tayo kung epektibo ba siya o hindi. Kumbaga, ginamit na ng ibang bansa ilang taon na. Ng 3 taon, 4 taon na nila ginagamit. Ngayon, tayo dito sa Pilipinas, ini-introduce pa lang natin. So, yung question mo kanina, epektibo ba siya? Well, I would say that, yes, it's really effective kasi ginamit na ng ibang bansa, right? Ngayon, ang gusto na lang namin dalhin dito is that gusto namin na itong technology na ito, yung paggamit ng agricultural drone, kumbaga, ma-share natin kahit na dun sa mga farmers natin na maliliit lang ang mga ang lupain mo. Kumbaga, we want it to be affordable and accessible. Okay? So, ang ginawa ng AgriDOM. So, ito yung challenge eh, 'di ba? Pagbago, kahit na sabi mo, yeah, epektibo sa ibang bansa, pero epektibo ba din kaya dito sa Pilipinas? 'Di ba? So, ngayon, ang ginawa ng AgriDOM is we offer the service. Okay. So, AgriDOM has the complete license. So, marami kasing mga permits at saka licenses na kailangan for us to be able to do commercial spraying. So, what we did is we comply all these requirements so that we can offer the use of agricultural drone through spraying, through broadcast, ano. Yeah, medyo nag-catch up ito. Pa, pero very interesting po yung dinidiscuss na broadcasting. So, pwede na rin natin siya gamitin. So, ang ginawa nga namin is we offer it as a service. So, sa mga farmers natin, mga growers, producers, kung ayaw nilang bumili kasi magastos, mahal. Tapos, every year may bagong model. Ah, ayaw ko ng ganun. Eh. Masakit sa ulo. Tapos, kukuha pa ako ng piloto or, you know, baka masira pa or ganun. So, para mawala yun na, ano, na kumbaga na agam-agam na for them to try this new technology. So, yun yung ino-offer natin ngayon na
Sige, walang problema, ma'am, sir, kung para matry lang ninyo yung teknolohiya na to. Pwede, servisyuhan na lang muna namin kayo. O, ganon. Tapos, kung dumating yung time, nasabi nyo, ay, naku, maganda nga. O, sige, bibili na ako. O, di, okay lang din, bumili kayo. Kasi AgriDOM is also an authorized importer tsaka ano, distributor dealer ng agricultural drone dito sa Pilipinas. So, yun yung mga ano namin, initiatives. Dito kanina, ma'am, na you want to help the mga small farmers, mga owners ng mga meron silang mga rice land or yung mga lupain na meron mga bigas eh, or tanim. Eh, ma'am, so meaning to say that your product is affordable. Tama po ba ako, ma'am, Jennifer, na yung product nyo pagdating sa... Yes, oo, affordable siya. Target nyo yung ating mga maliliit na pagsasakay, di ba, ma'am? Oo. Kasi ang mangyayari niyan, ginawa talaga natin siyang affordable tsaka we would like to make it also accessible, no? Kasi sinabi ko kanina, ay, from Davao, Mindanao. Baka Mindanao lang. Actually, meron na din kami sa Luzon. Tapos soon, meron din sa Visayas. So, yung ang mangyayari kasi niyan, kukunin lang nila servisyo. So, babayaran lang nila kami sa servisyo namin. So, yung servisyo na yun is kung ano yung nasprayhan natin per hectare, yun lang yung i-charge sa kanila. Oh, yun lang yung babayaran nila. So. Binibili ba ito as a isang package o kayo po yung nagagawa po ng survey or services tapos ang binabayaran lang po ba yung service o the product itself? Okay. Itong agricultural drone ini-import natin to. So, as buo. So, ngayon, kung may gustong bumili, yes, buo siya. So, pag may gustong bumili, we offer it as a package. So, pag sinabi nating package, of course, yung aircraft, tapos may battery siyang kasama, yung charger, and then, you know, we also advocate responsible ownership of this agricultural drone. Kasi nga, malalaki itong na drones eh. Also, as the president of the Philippine Agricultural Drone Association, Inc., no? So we advocate that responsible ownership. So having said that, yung mga drones natin, kumbaga pag okay kung bibili ka itong drones natin nire-register na natin to sa ano sa authority sa CAAP, okay, para din siyang sasakyan, you know, pag bumili ka ng drone it's like you're buying a car. Pag bumili ka ng car dapat may rehistro, 'di ba, may insurance pa nga. Oo, 'di ba? Tapos kung ikaw na nagde-drive ng sasakyan noon, may lisensya ka. Tama. Oo. So ginagawa namin pag bumili ka ng drone, kasali na 'yon, so package na. You don't have to worry on how to operate it kasi we will train you. And at the same time, we will also help facilitate na makuha mo yung lisensya, yung operators, yung ARPAS operator certificate na yung license for you to operate this agricultural drone. All right. So that's wonderful. Ma'am, syempre, hindi naman natin sinasabi but I know your product is quality. Pero meron itong after service, di ba, ma'am? May mga piyesa naman to in case na magka-problema. Andiyan naman kayo, just give a call. Tama po ba ako, ma'am? Yeah, tama ka. Alam mo ba, Hernan, pag naging dealer ka or distributor ka nito mga agricultural drones na to, kasama yun sa kontrat, ano, na, oh, dapat you make the, ano, kumbaga, those parts available at saka accessible dun sa gustong bumili. Oo. So, kasali yun. So, dapat, yun nga, yung, ano na, yung challenge no na, oh, pag may sira. Kasi may warranty din siya eh. So, it has a warranty. So, kami nagka-cover din ng warranty. Mm-hmm. Okay, ma'am. So, kami very excited na kayo ay makita at masaksihan po kayo sa darating na Agrilink. At syempre, ma'am, you are looking for distributor, right, ma'am? You're looking for distributor. Okay, yes.
At maging yung mga maliliit na magsasaka, eh, affordable na po, no? Accessible. Nandito na ang produkto ng AgriDOM. At narito po si Ma'am Jennifer Subang para po at sa darating na AgriLink sa kanilang booth. Ma'am, do the honor po. Imbitahan niyo po si Ma'am. Okay, so sa lahat ng mga nanonood ngayon sa mga parokyano ni Hernan, at saka dun sa mga interesado, okay? So sa darating na Oktubre 6 hang 6 to 8, okay? October 6 to 8 sa World Trade Center, bisita po kayo, nandoon po yung AgriDOM. Meron po kaming booth doon. Makikita po ninyo ano yung mga latest natin na product, no, in regards to agricultural drone. At saka hindi lang po UAV. Kasi sinabi natin UAV, that's unmanned aerial vehicle. Kasi example po noon yung drone nga natin. Meron din po kaming UGV, unmanned ground vehicle. So, makikita nyo, that's the first in the Philippines. Oo. So, hindi lang tayo lumilipad, meron din sa ground. Oo, na ginagamit natin ngayon sa mga ano, para sa ating mga taniman. So, please look for AgriDOM booth. Malaking ano doon, may malaking booth tayo doon. So, tingnan po ninyo, hanapin nyo po kami doon at please makita din po ninyo yung ano, yung mga produkto, itong mga bagong teknolohiya na pwede nating gamitin sa ating farm. Okay. Ah, maraming salamat po. At siyempre, thank you very much for kayo po ay aming naging bisita dito sa aming programa Excellent Today. At siyempre, we would like to thank our major sponsor, yung gumawa po ng boot ng AgriDOM. Walang iba kundi ang Binyo Design. Yeah. Ang magaling gumawa, napakahusay gumawa. Talaga namang maasahan mo, patibay na, quality pa, talaga namang on time pa. Minsan nga, sobra pa. Kumbaga, table, eh, tapos na. At gawa na po ngayon. Okay, yun. Good po ni ma'am. At syempre, ang sweet design, ang pagdating po sa interior. At syempre naman po, sa ating pong build spaces, yung mga gusto pong magkaroon ng sariling bahay, pagawa ng bahay. Come on! At tawag po kayo sa Extended Today. Maraming po salamat at we would like to thank at presyempre sa ating pong technical side, ang ating pong editor at technical side, Mr. Jerome. Thank you, Sir Jerome. At syempre sa ating executive producer, Mr. Wick Angeles. Ito po si Dr. Hernan Falcon. Kasama po natin ang AgriDOM from Cebu. Tama po ba ng Cebu? Davao, ikaw ha? From Davao. Davao. Manda, ibig sabihin ko pa ako. Kaya lang. Baka na, kaya na-confuse. Magkakaroon ng bus kasi sila sa Cebu. At from Davao, ito ang AgriDOM at si Dr. Hernan Falcon po para po sa Exhibit Today. At lagi nagsasabi, mam, ganun po tayo. God bless you.